of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when one time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita again. Patuloy, Panginoon, I pray na makita namin, Panginoon, yung boredom na naranasan namin. Magamit ito'y normal. Ito po'y may iwasan at dapat iwasan. Focus kami, Panginoon, sa dapat at pwede namin magawa. Especially sa inyong mga bagay, Panginoon, salita niyo, Lord, sa church, sa ministry. So, winning, Panginoon, sakaling maramdaman namin yung boredom, Panginoon, nawa nakita namin at mabatid namin ang katotohanan na something's wrong with us and not with your work. So, we can address this, Lord, by knowing, Panginoon, na hindi ito boring dapat. And therefore, we will do adjustments, Panginoon, in case nga po, Lord, may ganun mga boredom. At to continue, Panginoon, with excitement and enthusiasm to do your work, Panginoon. So, inaamin po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maganda nga po sa lahat. Amen. Bored ka ba? Hindi ko na na, pakita ko ba sa inyo? Nakikita nyo na lagi yun eh. Yung mga fail army. Sinong di nakakita pa nun? Yung mga, alam mo na, yung iba ginagaya yung mga professional, tapos siyempre hindi maganda yung mangyayari sa'yo, di ba? Yung mga tumbling-tumbling, una-ulo. Ano ba yung mga ginagawa ng tao na isipin mo, walang magawa itong taong to? Nakuya dyan ha, hindi mo. Ano, tingnan natin. Sige na nga. Para yung ibang medyo hindi nag-ano. Nasaan dahil kasing kalokohan dito eh. Nasaan na ba yung ano? Remote. Ito. Okay ha, saglit lang naman. Para sa mga hindi nag-YouTube at hindi makarelate. Okay, ano nga lang yan? Ano siya pinatay ito kanina? Alauna na. Dali lang i-search yan eh. Fail Army. Fail Army. Kalokohan nila. Yan ba? Kasi may mga ano to eh. Ito na lang. 8 minutes. Okay, ta. Sana walang bastos pa yun. Iwasan yun, eh. Gagayahin, ha? Ayan, skateboard. Ayan, sabi ko na, eh. Ito. Ayan, pasayaw-sayaw. Ayan. Yun, nalaglag ang cellphone. Nasin ko lang yung sound, diba? Baka mura eh. Oh, naka-skirt to. Ayan, drone. Okay naman yan, di ba? Aso. Pusa. Ayan. Aba. Hindi ka na. Hindi na akong fail to ah. Ayun mga yate na.
tuwa-tuwa ko yun. Naingat kayo sa aso, minsan. Ayan, bite. Hindi pa nga yan eh. Abay, DM. Hindi masyado matindi. Malayo mga hinahanap mo. Wow, walang magawa. Hindi pinakita kung after niyan ano nangyari. Okay, tama na. So, oras natin, oras. So, medyo, ano yung sa palagay nyo dun? Walang magawa. Kasi yung skateboard, okay naman mga laro yan. Kaso nga, imagine nyo, skateboard ha. Ilang, dyan nga eh. Ilang yung magti-tricks-tricks, ganun. Ilang oras ang gagastusin mo dun bago mo ma-perfect yung trick. Tapos pag na-perfect mo, okay, magaling ka, and then what, di ba? Eh, sabi ko kasi ginagawa natin, minsan wala tayong magawa, no? At yung mga, in a way, ang maganda lang dun ay nakikita nga yung creativity ng mga tao. Pero beyond that, wala na eh. Kaya tayo, panoorin na natin sila. Di ba? Wala silang magawa sa buhay nila. Imagine mo, mapapilayan ka dahil sa kalokohan mo. Okay? So again, ang title po nito ay Bored ka ba? Ang ina-address po natin problema ay yung katayuan po ng di ako nag-tayo na. Time. So, hindi dapat tayo maging bored ng mga tao. Mga Kristiyano. Amen? Imagine mo, pag nakita kong ginagawa nyo, tapos i-video nyo pa. Kung nga, si Rain. Ano ba ang ano? Nangingisda daw ko nga, tapos ano ba? Kalokohan sa pangingisda. So, sayang po yung oras nyo. Amen? Tapos, kamustahin ka. Anong ginawa mo nung weekend? Nako, napakaganda po ang ginawa ko. Nag-aral kami mag-bike. Drag racing kami. Ang hirap invite sa church na pag ganun. Yung mga sanay sa mga walang kwentang ano. Ngayon, lahat ng bata po to some degree na ano dyan, di ba? Alam natin yan. Kaya nga ginagawa natin, kinokorek natin. Okay, inaano natin yung mga bata, nuturuan natin, naakay natin para gawin yung kalooban ng Diyos at not the other way around. Amen? Ito yung hindi boring kasi lahat ng gagawin nyo dito, mautunan nyo dito, hindi ganyan, di ba? Yung para lang magkaroon ng maraming view. Diba? Ganun na po labanan ngayon kasi nga, yung iba dyan kumikita din. So the mas matinding kalokohan, yun ang gusto nilang gawin. Alam nyo ba yun? Hindi nga, alam nyo yung kabastusan dyan. Maraming ganun. Okay, iba talagang walang kwenta-kwenta. Alam nyo ba yung mga video ngayon na ginagawa na iba yung... Dahil ko napapanood kasi. Gagawin nila, may video sila lang random. Okay, kunwari sa kalsada. May video nila yun. Maiksi lang, parang maraming view. Kasi ganun ang bayaran dyan eh. Tapos lalagyan lang nila ng caption, familiar. Lalagyan. Hit thumbs up kung nakita nyo, parang ganun. Di ba? Ikaw naman, anong nakita? Anong kaya yung nakikita? Di tingin ka ngayon dun. Ano kayo makikita ko dito? Wala. Wala lang. Ordinaryong video.
Kaya galit na galit yung mga tao. Ganun niya kasi, bored, walang magawa. Ganyan po ang mga tao ngayon. Actually, may ikatan din pa to na sermon, pero saka na yun. So, again, at actually, kinumpa natin kanina umaga, no? Deduction natin kanina umaga, ay medyo kinumpa na natin sila sa mga Hudyo. Of course, ang Hudyo, kasi ang title ulit natin is, yung subtitle, hindi lang sa taong walang magawa. Okay, obviously, nakafocus tayo sa ating sarili. So, hindi tayo yung dapat ganun. Kaya ang subtitle nito, Dull of Hearing or alay ko dyan, Boredom Among Favored Ones. Yung tinutukoy ating favored ones dito, yung mga binigyan ng pabor. Alam nyo na yung pabor, di ba? Bilang mga Kristiyano, tayo yung pinaka-paborito, parang ganun eh. Pinaboran tayo ng Diyos kumpara sa iba. Tama ba? Ikaw yung pupunta sa langit, tapos mabobored ka pa. Eh, bored akong kumanta kanina. Yung iba sa inyo, hindi kumakanta. Diyan yung napapractice minsan niya. Hindi boring din yung hymns. Nasabihin ko sa inyo. Ang boring yung kung anong kinakanta ng mga sikat na ano dyan. Ang pangit eh. Hindi makahirap ka nga sabayan eh. Ito, maganda yung lyrics natin. Maganda yung message. Piling-pilian. Tapos minsan, iba sa atin, mas gusto pang ano-ano, ikot-ikot kaysa mag-awitan. Ngayon, pwede kang umawit ng mag-isa, pero iba yung sabay-sabay tayo. Amen? Yung dapat excited sa inyo, iba, hinahanap yun. Yung anak ko, kanina, nakaganyan lang yun. Pero nakikinig yun. Mamaya, kumakanta na yun. O sana ganun, masanay tayo ng ganun. Hindi boring yan. Amen? And then, define natin yung bored, weary. Isa yan sa mga magka-tandem po yan. Pagpagod ka na sa ginagawa mo, naboboring ka na, ayaw mo nang gawin. Eh, paano kung gawain ng Diyos yung maboring ka? Diba? Makinig, matuto ng may kinalaman sa Diyos at sa kanyang gawain, tapos maboring ka. Anong papalit mo doon? Sige nga, ganun. Fail army ka, gusto mo. Gayain mo yung mga ganun. O anong palabas. Tapos, na-view ka nga. O anong klaseng tao nanood sa'yo? Sige nga. Kaya dapat nating iwasan yan. And then, kanina, ayun, ano natin yung mga especially ginagawa ng likod ng Diyos. Minsan talagang normal or di maiwasan. May mga task na nakaka-bored kasi nga, ito kailangan mong gawin. Tulad ng gawain ng Panginoon, minsan nakaka, kahit magandang gawain, like soul winning, nakakatamad pag mali yung attitude mo. For example, nag-isawa ka na kasi lagi na, basta 5 years na ako, sorry, 10 taon eh. So what? Ganun pa rin yun eh. Pag may nakausap kang bagong tao dyan, kumaligtas siya, bored ka ba dun? Hindi ka dapat ma-bored. Pwede mo kausapin. May friend niya iba nga dyan eh. Dapat andun yung ito yung suyasam natin, knowing na yung ginagawa natin matters. Okay? Ano sa Tagalog yung matters? May katotohan. Okay? And then, paalala ko yung mga arena, no? Again, kinumpara tayo sa mga Hudyo na hindi tayo dapat maging ganun. Okay? Na even yung mga offering na importante sa Diyos yan, kaya nga kinuman na gawin nila, importante sa mga anak-anak natin, tapos tatamarin ka. Ganun ba? Yan ang challenge natin sa sarili natin. Anytime na tinatamad ka, wala akong masabi siya kung tinatamad ka sa sanlibutan, okay nga yun eh. Yun yung goal natin eh. Alam mo, kunwari si Ezzy, wala nang, wala akong appetite sa games talaga. Kahit anong games, may mga taong ganun, sabi sa inyo. Meron akong kilalang ganun. Walang games. Puro kung mag-computer man siya, puro trabaho kasi doon siya interesado. Which is good, no? Hindi ko alam kung paano ginawa sa kanyang magulang niya. Pero ang ganda. Kaya ang ganda ng work ethic niya. Laki ng sweldo. Hindi ko alam kung gagawin niya doon. Sana nasyaran din yung kaso. Hindi, hindi ko kilala. Nakwento lang sa akin. Puro ganun, puro trabaho. Kung alam niyo sa mga newsfeed ulit, mayroon kami programmers, yung nagkukwento doon, totoo din, sabi niya, di bakasyon daw, estudyante. At itong bakasyon, mag-aaral ako, ito yung goal ko. Dapat after nitong 7 days vacation, Christmas vacation, dapat maroon, alam ko na itong ano man yan. Tapos, ano nangyari? Pagkatapos ng bakasyon, yung level 50 na siya sa kung anong games. Wala nangyari. Kaya dapat yung mga binibigay sa ating talent and resources, time, di ba? Yan ay gamitin natin sa tamang
activity, pwede rin pera, di ba? Ganun din, pera. May pera ka ngayon. Mamaya, hindi mo na alam kung saan nangyayari. Saan mo napunta yung pera? Kasi na-boring ka, ginastos mo sa isang bagay na hindi pala worth it. Okay? So, last, kaninang umaga, mayroon tayong points dito. Again, ha, paano ngayon? Anong gagawin natin sa boredom? Eh, natural na dumarating yan. Pag nag-asawa na tayo, for example, kahit itong mga bata, eh, what if, sino ba? Juliana, ilang taong ano dito? Una si Pamela, no? Kaso walang Thursday, eh. Hello. Kunwari, lagi yan dito, Joshua. So, anong gagawin mo pag nag-strike yung boredom? Kanina umaga, dito tayo sa text natin, no? Na-introduce na natin yung topic kanina. Pero, natapos tayo kanina, again, sa 1 to 11 dito, dinidescribe isang magandang parallelism, no? With the Lord Jesus and isang persona, no? Sa Genesis and sa Psalms, which is Melchizedek. So, nag-aaral tayo dito, nag-aaral sila, I mean, si Paul, kung sino man to, nagtuturo siya ng doktrina maganda. Problema, na-boring na, okay, yung iba, ramdam niya yung kahit sulat lang yan, ha? Nagsusulat siya, ang isip niya, babasa nito. Mga tinatamad na itong mga to, ha? Diba? Kasi ganyan po yung mga epistles, sinasabi yan, diba? Last time, matapos natin sa First Thessalonians. Doon nagkakamali, doon sa second tulo, sinabi niya, let this be read, this epistle be read unto all the brethren, diba? So, binabasa yan, eh. So, ngayon, may pagkakataon lahat matuto. Ang tanong, pag nag-discuss na ng medyo malalim, may kinig ba lahat? May kinabang ba lahat? Malamang hindi, lalo yung mga, kahit mga basic nga lang yung topic, eh, ayaw na makinig kasi napag-iwanan na. Kaya lang sinasabi siya, kahit naiwanan kayo ng trend, okay, pwede naman kayong humabol. Parang ano lang yan, kahit saan, pwede naman humabol, di ba? Later, eh, kasi naman talaga hindi ka na humabol. Hindi sayang oras mo. Okay? So, number one, realize that there's so much to learn. Pag ikaw ay alam mo na marami ka pang pwedeng at dapat aralin at marami kang magagawa, hindi ko nalagay dito pero ganun din yun. Kung marami kang pwedeng gawin, mauboring ka ba doon? Eh basta pag yan, nakikinig lang ako. Bawat salita sinasabi dito sa palagay nyo, mayroong significance o wala. Nung kanina lang, yung sweat na naman, naging sweet na naman, ha. Hindi ko lang bakit ganun, no? Kahit sa diadem ganun. Okay? Mas pasok pa yung sweet sa ano? Okay. Yan, so sana nararamdaman niyo yung gustong gawin ni ano dito, yung si Paul na lang, ha. I believe si Paul din to, hindi na sinabi kasi kung sino. Pero may gusto pa siyang ano eh, discuss. Kaso nako, boring na naman kayo eh. Yan. Kaya para hindi tayo maboring, dapat malaman natin katulad sinasabi dito, importanteng aral, sayang. Pag nagboring-boring ka diyan, nasayang lang or pwedeng magagawa. Eh, pwede kang magawa sa buhay, katulad nyo, bata pa kayo. Eh, pastor, eh, bata pa ako, dapat naglalaro lang ako. Really, nasa sa Bible yun. Sabi sa Bible, even a child is known by his ways, whether it be good or whether it be evil. Pareho lang tayo. Ngayon, alam ko mapaglaro kayo, magala yung utak nyo. Kaya nga kayo tinetrain, kasi later, kayo may adults. At nawa, ang inyong gagawin ay, ano, kailan kayo mag-aaral? Sige nga. Maglalaro-laro lang kayo ngayon, tapos later, biglang, pag 20 years old, tsung, matured agad. Kasi 20 years old na ako eh. Nag-mature yung katawan mo, sigurado. Kasi, ano yan eh, automatic yung katawan natin. Okay? Pero yung utak natin, hindi lagi, hindi yan automatic. Kaya makinig. Okay? Hindi naman tayo forever last sa church. Diba? Meron lang tayong, tapos alis na tayo, gagawin natin yung gusto natin gawin sa buhay. Iba, magkataba, mag-aaral, iba naman yung gagawin. So, ito yung importanteng ano natin, huwag tayong maboring. Okay, so, binalikan ko lang kanina. There's so much to learn and to do.
Nasabi na dyan, ang nagiging hadlang yung pagiging bored o yung attitude na naubol ka sa mga bagay tungkol sa Panginoon, talo ka dyan. Kaya wag, okay? So realize mo na maraming kailangang malaman. Nakaka-bore kasi unti-unti, parang yun nga, yung kanilang sabi ko, yung kay Peter, puro mat, puro ganyan, paulit-ulit. Hindi mo alam, nabibuild up yung skill mo. So magtiwala ka sa sistema, amen? Sa church, ganun din, tiwala ka sa ginagawa dito, kung di man, sa Panginoon, di ba? Kung sabi natin, siguro may ulit tayong ginagawa, isipin mo rin, mag-suggest ka dyan, baka meron. Hinabi ko sa inyo last time, ako, ganun din attitude ko, lalo soul winning. Hindi ko makakalimutan yung kasi iniisip ko, baka may ibang paraan para, alam mo na, kasi minsan yung signi, yung parang pinapahiwatig ng pasto, sana dumami yung church member, di ba? Parang ganun minsan kasi, ganun kababaw minsan. In a way, totoo yung tama yung in a way, hindi. So, kaya nag-iisip ako, paano kayo mabilis na, ano? Di ba? Na, ano yung style para, okay, nagsalita ka o nag-invite ka, talagang tao, punta. For the longest time, iniisip ko ganun. Hanggang matutunan ko na, again, hindi pala ganun. Una, hindi ng way ng Panginoon. Tiwala tayo sa method ng Panginoon. Kung sakali man, naka-invento tayo ng, ano, nang sabihin natin method na ganun, dumami agad tayo. Ang ginagawa na iba yan, eh. Hindi method ng Panginoon yun. Ano mangyayari? Hindi rin niya kalooban. Kahit dumami yung tao, anong klaseng tao yan? Ang tanong. Kalooban ng Diyos yun, na bigla kayo dumami dahil kung ano, bigas, ano man yan. Ano man tawag nila dyan? Racket, ano man. Anong gimmick nyo, gano'n? Hindi yung kalooban ng Diyos. Okay, kaya yan. Huwag tayo maboring yan. Hintayin nyo sarili nyo na kung paano kayo turuan ng salita ng Diyos saka ng likod ng Diyos para matutunan nyo exactly yung dapat nyo matutunan at hindi yung gusto nyo lang at mabilis. Okay? Line by line, piece by piece, sabi na sa atin kanina yun. Then, number two, realize that there are so much to teach naman. Parang, ito yung equivalent nung marami tayong pwedeng malaman at natutunan. Ang second part nung paano mo i-apply yan and especially ituturo din sa iba. So kaya dapat, sabi kasi dyan, for the time that he ought to be teachers, yung sabihin, mayroon sa ating expectation na again, hindi tayo pare-pareho ng aptitude, no? Ng talino, ng skills, ng ganyan. Yung iba dito, kailangan turuan ng 10 taon para maituro niya yung dapat niya ituro sa mga bata. Mga ganun eh. So, okay na rin at least. Kung nakapagturo kayo after 10 years, marunong kayo magturo sa bata, marunong kayo mag-soul winning after 10 years, okay na rin kaysa hindi. Pero yung iba kasi pag talaga nagtyaga ka, ano, makukuha mo yan ng mabilis. Di ba? So, maganda. Napakaganda para sa iyo tsaka sa church, sa gawain. Kung una kayo, sabi dyan eh, merong oras na dapat kayo na yung nagtuturo. Hindi yung ituturoan na naman kayo. Yun yung third point natin. Di ba? Nakakasar yung tinuro na sa'yo. Ako na rin, itong lalo yung mga bata. Kasi siya na, nag-ano na yan. Alam mo na. Ayaw na yung diap yan. Napakagastos. Sige ha, wala ka muna ng diap yan. Alam mo yung sabi ko, di ba? Ituturoan na, magsabi. Kung ikaw ay na, alam mo na, yung ilalabas, yung wiwi man yan, or poops. Di ba nakakasal na tinuruan mo na, di ba? Sabihin mo eh, diyan ka na naman na gano'n. Di ka pupulutin yung nakakasal. Pero gano'n lang, gano'n talaga. Pero kung ikaw yung nasa gano'ng kalagayan, dapat matuto ka na. Hindi yung laging yung nagtuturo sa'yo is nakakasal, di ba? So, ganun din, nag-ano kayo, di ba? Kaya maganda yung mga performance ni mga ganyan, naututo kayo dyan, lalo pa ulit-ulit. Okay? Mamahalin nyo na yan. Alam nyo na yung salita ng Diyos at yung iba. Alam nyo yung paano mag-perform. Siyempre, walang malikot-likot dyan, nakaka-ano kayo sa mata. Gusto lang nang nanonood, siyempre, di ba? Doon din naman ano yan. Pero maganda rin yan para sa iyo. So, ano yung mga madalas pinapaalala dyan? Ang hirap nung sa'yo, huwag kang makulit, makinig ka, ganito yung tono, ganito yung hinto, dito hinto. Paulit-ulit. Okay? So ngayon, alam mo, pag natuto ka ng ganun, alam mo, ituturo mo sa iba, ganun din. Pag ikaw na yung nagtuturo, makakaranasan mo, hindi pala madali. Kaya ma-appreciate mo ngayon yung mga nagturo sa'yo, maaalala mo. Diba? Napansin niyo kung gano'ng kadalas kinukot si pastor dito. Bakit? Kasi ganun eh. Andyan din ako dati. Kung paano yung emotion niya doon, yung tiyaga, yung pag-ibig, sama-sama na yon, yung skill. Kailangan ko lang maalala yon. And then, gawin ko sa inyo, tapos, ganun lang yun.
Ang problema, paano hindi kayo magandang magaling na estudyante? Paano yan? Habang, sabi nga nila, the best leaders are the best followers. Kung ikaw hindi ka dati sumusunod, paano ka magtuturo? Ano yung tuturo mo? Sige nga, pagsuway. Spiritual sa atin, ganun. Paano ka magtuturo? Sige nga, paano ka mag-aaral mo soul winning? Hindi mo inaral. Paano yun? Kaya yung mga kaya nagkaroon ng mga ganyan, CCF, mga kulto, alam niyo bakit? Meron ba nag-aral din, kaso sablay? Lalo pag hindi ligtas. At yung iba naligtas, kaso nag-compromise. Yan ang ano niyan, yan ang iba-birth niyan, mga kulto. Tataka ka, paano ganun, ganun ang interpretation sa Bible? Layo, sablay. Kasi ganun yun, mga incompetence minsan ng tao, hindi nakinig ng maayos. Samantalang pa ulit-ulit nga yung tinuturo natin. Okay, so yan, ganyan kasi nag-uumpis yan, pagiging boring. No, boring, ganyan ba dapat? Hindi nga tayo ganun eh, pwede nang ano. Matulik tayo, 20 minutes, yun lang sermon ng pari eh. Hindi pa nga sermon yun eh, pero ganun din. 20 minutes? Tapos iba puro, ulit-ulit ng anong proseso nila doon, na walang kinalaman. Diba? Pati mga kanta nila, yun at yun. Diba? Kabisado mo na nga eh. Kahit ako, hindi ko maalis minsan sa utak ko pa eh. Kasi yun at yun ako. Yung kinakanta sa kanila. So sa atin, hanggat maaari, kung kaya na yung hymns natin, dahil pang wala dyan, 100 na yan. Katulik, walang 100, wala siguro 20 yung kinakanta namin dun. Diba? So sabi sa Bible, sing a new song. Anyway, ano ba? Masabihin dyan sa tayo. So ano pa lang tayo ha? Review. So maraming pwedeng matutunan, hindi ka dapat maboring. Take time to learn. Maraming pwede pa yung turo. So gawin mo na yung dapat mong gawin, hindi ka maboring pag ikaw yung nagtuturo. So dito tayo sa third ngayon. Sabi po dyan sa 12 pa rin tayo. Sabi dyan, ulitin ko lang, for the time that ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not strong meat. Tingnan natin ha. So nabanggit natin kanina yung ought to be teachers, kailangan nagtuturo din tayo. Pero sabi dyan, kailangan nyo pa rin turuan. Bakit? Dapat sila na nagtuturo eh. Kasi nga, yung iba na left out nila, hindi natutunan. Eh alam nga naman, for example dito, kunwari lang si DM, di nagtuturo na rin, nag-preach na rin, kaya nagpapakanta. Di ba, tinuro na yun sa'yo. Di sige, ginagawa niya yung tama. Mamaya, biglang may gagawing, parang, ba't mo ginagawa, ba't mo minura yung ano, kunwari lang. Kaya sinigawan niya, kaya ko ba tayo? Kaya sinimang, kunwari lang. Ano, hindi ba natutunan niya? So, okay, tuturuan na naman siya, di ba? Ganon din tayo, pag may soul winning, okay, huwag mong didebatihin, tapos nakinig ka ngayon, no? Anong ginawa mo dun? Ayan, so tinuturuan. So walang masama doon, nagkamali, tuturuan ulit. Pero yun nga, nasa naramdaman natin yung frustration ng guturo dito, amen? Minsan kailangan yun eh. Kita mo yung sinasabi niya eh. Eh dapat tagapagduro kayo, tapos tuturuan na naman kayo. Ayan. Kaya ang point natin dito, ilagay natin sa positive, no? So number three, even the basics can occupy us. There can be level of masteries to be attained. Ulitin ko ha. Even the basic can occupy siya. So, huwag ka nga maboring kung talagang andun ka pa. Talagang, pwedeng hindi ka yung pinaka-talented na ano, likod ng Diyos. Okay lang din. Magpaturo ka ulit. Amen? Ang problema sa iba, sabi nga sa inyo, mga pastor minsan, naturing ang pastor. Si matagal na, 20 years na ang pastor. Ang hirap na turuan yan. Maniwala ka. Kahit ang linaw sa Bible. Kasi nga, wala eh. Hindi, may nalaktawan silang lesson ba? Na nalaktawan mo, ano, balikan. Okay lang, balikan. Yun ang point natin dito, kung tagalagang kasi nga, ba't ayaw nang balikan ng mga yan, or tayo, siguro. Sasabi yun, pinahiya ako ni pastor. Eh, kung mali ka talaga, ayaw mong bumalik para later, after that point, okay ka na. Diba? Kung ayaw mong balikan to, hindi ka makakalayo. So, mas mabuti nang magpaturo tayo again. Yes, nakakahiya po yun. Pero still,
Normal naman yun eh. Tuturuan ka, okay yun. Amen? Amen. Ito ko ha, yung point natin na even the basic and okay pa yun. So ngayon, yung, kung ba't ako nagkamali nga dun, di ba? Alam ko na dapat yun. Amen. So yung basics ngayon, hayaan mong i-occupy yung sarili mo. Kaya may binanggit dyang first principle. So lang yung first principle. Unang, mga prinsipyo. Ano yung prinsipyo? Ito po yung mga malalalim na katuturuan. Tingnan natin sa dictionary paano yung magkamali. Hirap mag-describe yung sarili kong ano. So pero naalala ko yan. Ito, banggitin natin yung mas sabi natin acceptable principle. Nanggaling po yan, principle. Principle, importante, di ba? A comprehensive and fundamental law, doctrine or assumption. Napansin niyo yun, yung dinagdag doon sa umpisa, comprehensive and fundamental. Ibig sabihin, napaka basic talaga. Eh sabi pa, first. O di talaga yung mga nauna, ano yung mga first principle sa atin sa church? Yung pinaka basic na doktrina, kaligtasan, mag hindi kaligtas, di ba? Sa palagay mo lang ligtas kasi inulit-ulit siya, di ligtas ka na, kasi tumanggap ka na, kung na, ginanong ka, eh di sige na nga. Oh. Pero yung pala, may na-miss nung nag-share sa'yo, kunwari, may hindi ka naintindihan. For example, yung madalas yan, yung role mo sa kaligtasan, for example. Anong ginawa mo para maligtas? Ana? May? Tinanggap lang. Pero kailangan bang gumawa ng mabuti para maligtas? Ang galing, di ba? Yung iba dyan, ay, syempre naman. Kailangan mong pagsisihan lahat yung kasalanan mo. Ay, tama naman yun. Kaso, upon salvation ba? Yan siya sabi, first principles. Hindi ka makagalo. Kaya ito pa mga nadali ng Calvinist. Ganun yan eh. Mga nagmadali, nagyabang. Tapos, kung quote, puro pinagmamalaki niya. Napansin niyo yung mga Calvinist, puro anong mga post yan, mga libro. Mga books. Okay naman yun, no? Kung talagang mabilis ka matuto. Huwag mo, pag lumalayo sa Bible, tapon mo yun. Kahit yung Spurgeon mo yun, wala kang pakialam. Nilagpasan mo yung principle, yung fundamental, kaligtasan yun. Eh si, ano pa, si yung isang Calvinist, si ano, inalis yung blood, may sarili siyang Bible, si MacArthur. Sarili akong Bible, o bakit? Mayaman ako eh. Magaling ako eh. Feeling mo yun. Pag mayroon ka na sariling Bible mo, mayabang ka nun. Amen? Amen. Hindi yata lang matuto para matulungan ko yung iba, nilagyan ko ng notes. Bakit yung hindi pa basapat yung Bible? Ngayon, naiintindihan ko minsan nakakatulong yan, pero yun nga, knowing the Calvinist that he is, pinaglalagay niya doon, sublay. Okay? Ang daming quote niya, meron din akong pinost niya kasi talagang kinote niya daw yung pinakinggan ko, sinabi niya nga. Kung maling sublay talaga eh. So, guturo ka. Kaya huwag kayo, itong point ko dito, yung basics po, hayaan mo lang i-occupy ka niyan. Okay? Huwag ka maboboring dyan. Yan na naman ang tuturo natin eh. Yan ang pag-aaralan natin eh. Kung master mo na, go! Walang problema, advance ka. Pero kung di mo pa master, mamaya buta tayo sa mastery. Ah, dito na pala. Kaya ang points natin dito, bakit mo kailangan, why you should overcome boredom? Kasi, yung even basic sabihin, ganito, example, ano ba? Natin, hindi ka maka-advance. For example, sa buhay, na-acquire mong knowledge and therefore yung trabaho mo is yun nga, yung buy and sell, ganun. Hindi ka na makakakuha ng degree sa college kasi sabi natin kulang na sa resources. So, maboboring ka na lang ba doon? Kasi madali lang, benta lang ako ng ano, paggabi, wala nang gagawin, inom na lang. Tama ba yun? Hindi, wala nang, hindi na mapag-aral eh. Kaya ang point ko dito, even the basic can occupy us or ang gagawin mo ngayon, master the basics. I-master mo na lang, kung hanggang dyan ka na lang, sa ako natin, pagtitinda. Ang dami pa pwedeng gawin, anong pwedeng, ano, maniwala ko yung mga nag-aaral sa kung anong mastery, tsaka, ano, ganun lang, pinag-aaral mga benta lang, pero ang dami nang inaaral. Anong pwede mong aralin sa pagbebenta? Eh, simple lang yan, bili, benta. Ano? Marketing. Yung iba nga, pambira, maniwala ka, nabebenta na isang bagay na, ano eh, na hindi kailangan ng tao. Paano nabenta hindi kailangan? Kasi binuwala nila, kailangan mo to kahit hindi. Diba? So pwede mong imasa. Again, huwag kang papasok doon sa kalokohan, ha? Pero marami pang pwedeng gawin. So ganun naman niya. Kung natin, nag-soul winning ka,
Hindi mo pa kaya sa mga matanda, alam mo, pilosopo eh. O dito ka sa mga bata, teens. Anong pwede mong masterin? Anong pwede mong masterin? Kahit man lang yung alam mong verse, masterin mo kung paano i-deliver. So maganda, yun nga, obviously, mamaya punta tayo sa advance. Okay? Mag-advance ka, kung mag-advance, kung kaya. Ganun sa business, ganun sa trabaho, career. Soul winning, ganun din. Pero habang andyan ka lang at hindi ka pa nakakaalis, at kalagay, nakaupo kayo ngayon dyan, masterin yung dapat nyo mamaster at pwedeng i-master. Huwag kang mag-resort sa boring. Ah, boring. Parang pinuputol mo kasi yung sistema eh. Pinuputol mo yung development mo. Ako ha? Never get that ma-boring na ano ha? Sa trivial boredom. Kaya tawag nila. So, master mo lang. Kaya sabi dito, from there, your journey. Pag na-master mo na totoo to, magiging mas exciting na kaya nabanggit ko rin na nung isang araw to. Sabi nung isang nag-advise sa tech yun eh. Sabi niya, paano ka unlad? Paano ka yaman? For example, paano malalaki sweldo mo? Masterin mo yung isang bagay. Parang, di ba, naalala niyo yun? Sinabi ko kasi sa mga pelikula daw, sino yung pinapaano? Yung dinadala sa White House kasi sila yung mga experts sa kanilang field. Pag tinanong sila nung kailangan makakuha ng tamang impormasyon, ang makukuha nila impormasyon tama kasi galing sa expert. Alam mo yung trade mo, alam mo yung ginagawa mo, and therefore reliable ka. Gusto nyo ba as a Christian walang makita sa inyo, walang makuha sa inyo, wala kayong contribution? Diba, madalas napansin nyo, madalas nagtatanong ako sa inyo kasi hindi ko alam lahat eh. Pero kung ikaw, kunwari, si, ano, mayroong expert field, ginagawa siya, kahit sa mga kamag-anakan nyo na lang, ako nautuwa ako. Minsan, ang Diyos kasi, minsan, ang galing din ng Panginoon, eh, yung nagbibigay ba siya ng talent sa isang tao na minsan di mo nga pa tinuruan, okay? Diba, marunong na mag-akay agad. Salamat. Okay, so, don't let boredom destroy you. Mag-focus ka na lang kung andiyan ka ngayon sa first principles. I-masterin mo yan. Amen? At yan, hinaling tulad pa. Medyo may pagka-insulto dito eh. Pero parang ang bata, di ba? Ano sila sabi natin madalas sa mga ano? May gatas ka pa? Sa labi, ibig sabihin, ano pala yung nalalaman mo? Insulto yun. Pero okay lang, kung may gatas sa labi, di at least mag-gatas ka kaysa hindi ka kumain. Mag-beer ka na agad or something. Alam mong nakakasira sa'yo. So, hayaan mo lang yan. Sige lang. Pag yan ang binibigay sa'yo, yan ang kailangan mo. Okay? So, dito tayo sa last. Nasabi dyan, sa bandang huli, sa 12, and or become such a have need of milk. So, kailangan mo lang basic and not strong meat. So, kinontrast na po dito yung nasan tayo ngayon or nasan tayo nang galing versus dun sa dapat natin puntahan. Okay? Saan tayo dapat pumunta sa Christian? Una, ito yung immaturity, ito yung basic, ito yung advanced, ito yung maturity. Saan tayo dapat pumunta? Okay ba? Ganun-ganun? Tapos pabalik, tapos babalik. Pangit nun, di ba? Kaya ako minsan, pag nakita ko yan sa ano, lahat naman pina-follow up natin dito, di ba? Napansin nyo? Hanggat maaari. Kasi pag pinag-pray ko kayo, nakikita ko yung pangalan nyo dun eh. So iba, itong taong to, ilang beses nang finalo ha, parang walang pakialam. So minsan, inasadya ako talagang sakana. Babaw muna kita sa limot. Kung sakali, na ma-realize mo mali yung ginagawa mo. Tapos later, pag ano, minsan inaasar natin ng konti ha, di ba? Kamusta? Ang nakarating, parang ganun. May bisita tayo. Sige, yung mga ginagawa natin, di ba? Ang ma-realize mo, sayang naman yung sinayang mong oras. Yung iba nag-advance na, iba natuto na. Ikaw magsisimula ka ulit kasi pinagpalit mo yung kalooban ng Diyos sa'yo. Men, even worse, yun nga, sabi may umatin daw. Pag umatin kayo sa jokes, dyan na kayo. Yun ang ano ko eh. Sabihin, narinig nyo na yung dahil nyo, unless talaga hindi kayo natuluan, okay? So, pero yung mga dati doon, talaga hindi ko na ano, mas gusto nila yun, that's what they deserve, siguro. Ligtas man sila,
they became carnal and magkakaalam ang bandang huli kung ano yung sinayang nila. Amen. So dito tayo sa binanggit ulit dito, okay? For everyone that useth milk as unskillful. So nag-ano na siya ng talinhaga na maintindihan natin kung natuto na sa atin ito. Pero inisa-isa niya pa, panigurado na makuha natin. For everyone that useth milk, kung ikaw daw, kontento ka na sa gatas, parang ilang ng birthday kasi ni Mrs. Edi kumain kami na minsan-minsan lang sa ano, masarap. Ulaan niyo anong kinain ni Shana. Kumain kami ng chicken, pero yung iba, masarap yan, abil, nakain natin. Ang burrito kasi namin yun, minsan lang. Hindi steak eh, steak din na nasa utak ko eh. Hindi steak, yung ribs. Baby back ribs. Alam nyo ba yun? Sarap, diba? Sa ano pa lang eh, sarap eh. Anong kinain ni Shana, palagay nyo? Hindi kumain ng ganun, ang kinain, french fries. Nasarap siya eh, french fries. Basic. Masarap talaga pero pang bata eh. Eh bata pa yun eh. Diba? Ngayon ganun din. Dede. Meron namang juice. Kung ano man yan. Hindi tayo nagbibir ha. Ano maganda ano? Kape. Diba? Or marami pang ano dyan. Starbucks. Alam, wala kayo alam dyan yung bata. Gusto niya lang gatas. May gatas sa labi. So yung strong meat, bakit hirap-hirap siya? Parang si Pete, si ano din. Dalawang boys, ito si Aiden. Kasi daw, yung ngipin niya, sira-sira eh. Hindi niya mangat-ngat yung pagkarni. Ganun po yun, ang mga bata. Ayaw nila niya, gusto niya basic lang. Parang yung mga, alam mo, hotdog, di ba? Yung homogenous na mixture. Mandaling kagatin ng hotdog. Hotdog lang yun eh. Eh, pag sumasabit-sabit yan, lalo yung mga isda, masarap na may isda. Eh, problema, may mga tinik. Pero masarap yung kasi ayaw ko niyan, bata eh. Ganyan minsan tayo mga Kristiyano. Nagturo lang ng konting malalim ng konti, kailangan mo rin naman yun, tsagayin mo. Amen? Amen. Gusto mo maging yung sinasabi ko mga pastor na hindi na nag-ano? Yung tinanong ko, ilang taon ng pastor. Pastor, sa malaki mo, ano? Pwede mo post. Hindi ko na inaaral yan. Gusto mo ganun? Eh, yung pinag-aaral natin yung mag-i-encourage sa'yo eh. Pag nasa panahon ka ng kailangan mo yung college kasi ay doon namatayan ka, di ba? Hirapan ka. So, titingin ka ngayon sa the future, ano mangyayari? Tapos sablay pala. Na-expect mo anytime darating. Men! So, gusto natin dito from immaturity sa gatas, dito tayo strong meat. Yun ang dapat din i-desire natin. Parang natakali pala natin sa isang ano, di ba? Ito yun eh. Yung may sense ka ba? Ano ba yun? Senses exercise. So, dito tayo punta ngayon. So, gusto natin ngayon, strong meat. Busog na busog ka dyan. Di parang bata na french fries lang. Gusto natin, ganyan kakainin natin. Ganon din sa doktrina. Gusto mo malalim. Again, okay lang na pagdaanan mo yung basic. Walang problema dun. Ang problema pag nagtatagal ka na dun. Yan sabi ni Bad na nagpark ka na dun. Ito yung papark dyan. Yung journey mo tuloy-tuloy. Nakapark ka, doon ka na huminto, dito na lang ako. Gatas na lang. Nakakita mo yung gatas, si Bonjing. Kilala si Bonjing. Gatas siya. Yung laki naman ng gatas niya. Kaso gatas pa rin yun eh. Pag ikaw yung mature na, hindi ganun pagkain mo. Kaya number 4, bakit tayo dapat hindi maboring? At anong therefore gagawin natin? Paano di tayo maboring? Achieve maturity, okay? Higher and better goals are better. Huwag kang makontento sa mahina. Huwag kang makontento sa gatas. Ang sarap talaga ng gatas eh. Nung kami malalaki na, minsan gano'n, yung gatas ng kapatid mo, ano ba, sinamimiss mo eh. Pero huwag kang, may rami pwedeng kainin. Dami dyan, yung mayayaman po, nagbabayad ng mahal yan para makakain ng ano. Bakit? Kasi ayaw na nila ng basic eh. Marami silang pera, tapos kakain ako, hotdog, ano yun. Itlog na pinito. Pwede yung gusto nilang itlog, yung talagang ano-ano nilagay, di ba? Napanood ko rin sa feed ko. Yung talong, eh, inihaw, hinate, nilagyan ng sarap. Diba? Bebenta na yun, mahal na eh, talong lang yun. Pero kasi nga, ginamit na skills. Amen? So, mas mahal na siya and mas advanced na siya. Ganun tayo, ayaw natin ng nakikinig ba yung CCF? Yun, makinig kayo kayo sa pare. Alam niyo makikinig niyo doon?
Ako alam ko kasi, dun, na-boring din ako dun eh. Yun naman ang positive na boredom. Okay, punta na tayo sa positive na boredom. Yung positive na boredom, yung talagang nararamdaman natin kasi nagmamature ka na, hindi ka na kontento dito. Ayaw mo na ng gatas, ano ako, bata. Yan yung maganda natin magkaroon tayo ng boredom. Pag alam mo na, pinakain ka na ng masustansya, okay? Yan lang gusto ko i-stipin, yung lakas kumain. Kasi hindi siya nasanay sa matamis. Kaya maganda yung ano ng katawan nito eh. Tsaka ang ngipin niya maganda kumpara sa kapatid niya. Hindi siya attracted sa ano, yung tamis niya eh. Ganda ng ganun. Ako, hindi ako ganun eh. Pero maganda yung pag nasanay kayo sa ganun. Amen? Ganun din. Pag nasanay kayo sa magandang doktrina, tatawanan niyo yung ano, CCM. Ngayong old IFB, pag nagturo na ng ano yan. Ayoko niyan. Parang kapon, yung kausap ko, ganun. Ano siya eh, basta anong Pentecostal, may pastora, ganyan. Ah, tama ba? Yung isa wala naman pala, wala. Pero alam niyo na, full gospel ang tawag nila dyan. So, hindi nila alam na iba't ibang Bible. Ano yun? Basic pa lang, bagsak na. Okay? Ulitin ko ha, number four, better and higher and better goals are better. So, hindi mo kailangan maboring. I-seek mo yung mas mga better goals. Okay? Kunwari yan, na-boring ka na, basta. Yan na naman yan eh. Hindi naman. Okay? Sino mo na-boring dito? Yung baka nahuhuli. Yun ang objective ko dito sa atin. Hindi yung maboboring ka kasi sobrang basic at gano'n na gano'n, gano'n na gano'n, gano'n na gano'n. Ngayon, yung soul winning, laging gano'n. Kaso nga, hindi naman yan basic. Basic ba yan? Hindi nga ginagawa ng iba yan eh. Napakahirap niyan. Pwedeng maging madali pag naging culture mo na. At alam mo yung Bible, diba? Nakita mo, nag-work talaga. Yan, magiging madali sa'yo yan. Pero kung nahirapan ka na dahil nag-stop ka na kasi napahiya ka na, reject ka ng isa, dalawa, tatlong beses, patay ka. Nanatili ka na doon. Ulitin ko ha. Higher and better goals are better, so therefore, achieve maturity. Huwag kang huminto dyan. Kaya sabi dyan, pag ino nyo ito dito, for everyone that uses milk is unskillful. Yung sabi ko kanina na hindi na masama yung milk, kaso hindi yan magaling. Parang ganun. Hindi mo naintindihan pa yung paano talaga gamitin yung Bible. Diba? Kung na yung Bible, mag-soul winning ka, puro basic. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos. Kaya gusto niyang mag-church ka. Ganun. Eh, paano kung kulto yan? Ako, nag-church na rin ako. Ay, ganun ba? O, sige, diyan ka na lang. Ganun sasabihin mo sa iglesia ni Manalo, for example. Mahal daw siya ng Diyos. May Bible yun. Tagapagturo. Oh, actually, active nga ako kay Soriano eh. Pinapakinggan ko kahit sa TV. O sige, okay na yan. Hindi. Hindi mo kasi alam, naintindihan yung mali doon sa ganong sistema. Una, hindi ligtas. Tapos, ginagamit lang yung salita ng Diyos, hindi pumunta sa direction na gusto ng Diyos sa kanila. Kasi nga, hindi pa ligtas eh. How can you be matured kung hindi ka nga ligtas? Yung tinutukoy dito, baby. Ikaw hindi ka nga baby Christian kasi nga, hindi ka ligtas eh. Hindi ka mag-mature. Naintindihan yung illustration. Kaya maganda illustration tong baby Christian, then intermediate, medyo mature, teenager, and then full age. Yung sabi tong full age, yung mga yan, sa 40 ka na, 50 ka na, ikaw nagtuturo, kinakipaglaban, ikaw nagplano, ikaw nag-execute, gumagastos, nagpondo dyan, kasi alam mo nang gagawin mo dyan. Yung iba ngayon, maraming pondo, ipopondo, so walang kwenta-kwenta. Diba? Tataka ka eh. Ay, sinusupport mo, ganun naman ah. Okay, salamat, maraming kang pera. Sinuport mo, mga hindi ligtas. O, paano yun? Anong reward mo sa langit? No? Sige nga, baka wala ka lang matapunan yan. Yun yun. Hindi mo inalam sa may lalagay yan. Wow, so skillful. In the word of righteousness. Strong meat, belong. Alam mo yung belong? Para sa kanila yun. Ako, pag napansin ko dito, kunwari, boring na boring kayo sa Bible, yun lang pagkakaiba ko sa iba, hindi ko ibibigyan ng gusto nyo lang, okay? Alam ko yung kailangan nyo. At kahit ayaw nyo ng advance, papatingin mo kayo ng advance, depende nga sa inyo, no? So again, kung nasa sa halahala, back to basics kami dun eh. Salamat, mayroong mga nagmamature, amen? Kahit kayo, pag sumasama kayo dun, napansin nyo ba, iba yung timpla dun. Ganon din si Brad, no?
Pero bahala doon ha. Basta ako, mapansin niyo yun. Iba yung timpla dito, iba yung timpla doon. Iba yung delivery dito. May pagkakapareho, pero may pagkakaiba. Kasi alam mo yung, alam mo yung na-expect ng mga ano doon, mga bata yun na parang, ano po eh. Diba? Hindi pa nila kayang tanggapin. Parang susubuan mo sila ng matigas. Naangat-ngatan lang nila. Dudura lang yun. So kaya, kailangan yung kaya nilang i-digest. Okay? Again, spiritually speaking, so sa mga salita, mababaw na salita, minagamit natin, pero totoo pa rin. Okay, so natapusin na natin. Higher and better goals are better and therefore achieve maturity. Don't stay on the basics. Kahit pa masaya ka na dyan, kahit pa actually sa career eh. Obviously, kunwari, andyan ka na sa career mo, okay ka, kumikita ka na, buhay na. Mananatili ka ba dyan kung pwede pang mas, di ba? Kung pwede pa, tansyahin mo na yung sarili mo. Later, pupunta kayo dyan, mga bata. Natrabaho na kayo, iba naman, soba-soba naman. Gustong i... Gustong abutin yung sweldo nung kung sino, hindi naman niya kaya yung ginagawa nun. Wala kang skill, hindi mo alam, experience. So, tama lang. Okay? Maturity. Pero pag andyan ka na, huwag kang hinto. Lalo na yung doon ka sa tama. Okay? And sinasabi ko sa inyo, kung ganyan yung style nyo sa career, sa studies, hindi ka mo boring. Hindi mo problema yung magiging boring. Sila mo boring sa'yo. Okay lang, kasi hindi na naiintindihan ikaw eh. Mare, katulad ginagawa natin, church ka ng church. Hindi mo sa'yo, ay, church na naman. Dapat intindihin mo sila. Hindi nila nakuha, una, hindi ligtas. Kung ligtas man yan, karnal, dapat intindihin mo sila, hindi talaga nila masasarapan sa ginagawa nating paglilingkod. Ganun. Dapat intindihin mo yun. So ikaw, tuloy-tuloy ka lang. Sila maboring sa'yo. Ikaw, hindi ka maboring kasi mayroon ka laging gustong i-achieve na goal. Nagawa mo na to, achieve, check. Ito hindi pa, sige, tutukan mo lang. Pag nagawa mo na, check na naman. Meron na naman. Mababoring ka ba nun? Balikan natin yung ano ng boring ha. Weariness. Ano yun? Napapagod sa bundo. Mapapagod ka ba nun kung yan, tiresome. Walang interest, restlessness to lack of interest. Wala ako nang mabuhay, ayaw ako nang magbihes, iba ganun eh. Ayaw magbihes, ayaw nang maligo, ayaw nang pumasok, ayaw nang maligo, ayaw na nabusted na ako ilang beses, ayaw ako na. Ayaw nang magandang buhay, di ba? Ayaw ako na. Dito na sa Japan daw, ganun. Puro games na lang. Mga lalaki sa Japan, alam niyo ba yan? Ganun, ayaw ako na. Nabusted na ilang beses, kaya mga ano sila, mga loser eh. Maganda, may asawa ka. Amen? Ipapas mo ba yon? Stephen? Christian? Eh, yain ako eh. Saya nun. Ito yung mga asawa pag nagkukwentuhan. Hindi yung short time ha. Yung talagang may asawa, may anak. Inaalagaan yung anak nila. Excited sila sa mangyayari sa anak nila. Yun ang masaya. Mabuhay. Amen? Okay, parang ayaw pang tapusin eh. Nasa 45 pa lang ako. Strong meat. Hindi, tapusin ko na doon. Para sa iba, actually, meron pa ako sa lalaliman ko pa sana. Ini-research ko pa yung meaninglessness na tinatawag. Alam niyo yung meaninglessness? Walang kwenta to. Kaya nga sabi niyo, pagod ka na sa mundo eh. Walang kwenta magtrabaho, walang kwenta magturo, walang kwenta, lahat sa kanila walang kwenta. May mga taong ganun. May whole philosophy daw sa college na ganun. Aaralan nila, ito meaningless yan. Walang kwenta yan. Walang ibig sabihin yan. Pati mundo, walang kwenta. Walang ibig sabihin. Bad ka na ito, wala lang. Ayun maniwala, di ba? Hindi ka panipaniwala, pero meron ganun. Kasi, I believe, yan, dyan ko nalang ipasok. Una, hindi sila nakakilala sa Diyos. Okay? Yun eh. Sa Israel, balik natin yung Israel, bakit kaya walang care itong mga to sa offering, for example? Kasi pinanganak lang sila dun eh. Parang ito, kahit ng mga anak natin, kunwari, si Jared kunwari, na-spoil kasi nari lang. Punta lang ng punta sa church, pero hindi mo tinuruan.
hanggang huli, go with the motion lang yan, lumaki sa church, pero hindi naligtas or kahit naligtas, hindi na-appreciate yung ginagawa dito. Hanggang boring lang dito yan. At hindi niya ma-achieve yung dapat niya ma-achieve as a Christian. Okay, ba't na napunta doon? Yun nga, may meaningless sa kanya yan, yung gusto kong sabihin. Wala lang yan, ba't sila nag-church? Ba't sila natatapat? Wala lang. Gusto nila, di ba? Para tayo mag-solving, matanungin mo yun, bakit ka nag-pray, bakit ka nagbibigay dyan, but wala lang, wala kang magawa eh. Yun, mga fail army yun, huwag nga ito. Ba't nga ganyan, re-record mo pa? Tawanan, yun lang, bakit? Wala lang, nakakatawa eh. Sakit ng mukha mo, tanggal yung ano, wala lang. At least may tawa tayo, ganyan mo. Pansinin yung mga reasoning niya mga yan, ganun ng ganun yun. Huwag na huwag kayong matrap doon. Para kayong kahit di kayo minum ng alak, para kayong lasing ang utak mo. Mga fail, mga loser. Okay? Tapos na tayo. Sana anytime na maboring ka sa iyo yung problema, may pwede ka mang gawin. Hanapin mo dito salita ng Diyos. Challenge mo rin yung sarili mo ng mga task na baka kaya ka nauboring, sobrang talino mo. Do walang ganun. Feeling mo lang yun. Pero... maraming challenging task. Amen. Tayo, mag-usap tayo. Wala akong pakialam kung ano. Pero yung mauboring naman sa akin si pastor eh. Dahil pastor ako, wala. Kailangan kita pakinggan. Yun yun eh. Amen. Hindi, hindi nagbibiro. Usapan natin yan kung ano yung ano mo. Ano mo sa buhay. Para ma-encourage kita. Okay? So, huwag ka naman maghintay. Yung fellowship lang. Magkakapag-usapan yan dati mag-usapan eh. Sumasama ka sa willing. Okay, so this time, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong topic na binigay ngayon. At bagamat ito basic, Panginoon, ito ay common phenomenon sa mga, especially mga kabata, Panginoon, na naranasan nila, especially yung technology na pag naboboring sila, pwede nilang satisfy yung kanilang gusto sa ibang paraan na hindi natural, Panginoon. But I pray na especially sa gawain nyo, Panginoon, hindi kami maging boring, hindi kami maboring. Dahil alam namin na ang dami namin dapat gawin, marami pang skills na dapat i-acquire, knowledge, Panginoon, dapat matutunan. Itama namin ang aming sarili sa inyo, Lord, especially hindi kami especially maboring sa inyo dahil kayo po ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, matalino. Alam nyo ang mga plano nyo, napakaganda para sa amin, para sa lahat. Nawa, hindi naman kami magkamali, Panginoon, to the point na maboring kami sa inyong gawain, sa inyong salita, Panginoon. So, sakali man, i-align, i-adjust po kami. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.